Sana naman pong magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Salamat po sa ating Panginoon sa araw na ito dahil tayo po ay muling ginising ng ating Panginoon, binigyan muli ng kalakasan. Kaya ngayong umaga, mga kaibigan, nais ko po kayong anyayahan na muli po nating buksan ang ating mga Biblia upang mabasa po natin ang isang kwento na napakahalaga po na dapat nating malaman upang maunawaan po natin kung ano po ba talaga ang diwa ng Pasko na ating pong ipinagdidiriwang tuwing December 25. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo chapter 1 verse 18 hanggang 25, chapter 2 hanggang po sa last verse nito. So ang atin pong babasahin ngayon ay ang chapter 1 mula sa verse 18 hanggang chapter 2 hanggang sa last verse po ng chapter 2, ang verse 23. At sisimulan ko na pong basahin sa inyo, mga kaibigan, ito pong Mateo chapter 1 verse 18. Ang title po nito, ang pagkapanganak kay Hesukristo. Sabi po dito, ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinanganlan nga niyang Jesus. Chapter 2, ang pagdalaw ng mga pantas. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Noong kapanahunan ni Haring Herodes, dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon na saan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Juda, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi nga huli sa pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbili na ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ang talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaruroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala pagpasok sa bahay. Nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria.
Lumapit sila at nagpatira pa. At sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Pagkaalis nila, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa inyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin, kaya dalidaling bumangon si Jose. At nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina, doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas, sa gayoy matupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy. Tinangisan ni Raquel ang mga anak, ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Pagbalik muli sa Ehipto, pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya, iuwi mo na sa Israel ang mag-ina sapagkat patay na ang nagtangka ng buhay ng bata. Nagbangon siya at iniuwi nga sa Israel ang mag-ina, ngunit nang nabalitaan niyang si Arkilao ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea, sa Nazaret. Sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Purihin po ang ating Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ito pong ating binasa, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa pagsalaysay niya ng kanyang sinapit nung siya ay nagkatawang tao at pumunta po siya dito sa lupa. Salamat sa Diyos kasi meron po tayong Biblia na nakasaad dito ang kwento ng ating Panginoon na kung saan ay naging dahilan ito kung bakit mayroon pong kapaskuhan na ipinagdiriwang ang mga tao. Ano po? Pero kung atin pong titignan, nung ipinanganak po ang ating Panginoong Hesus, ay wala pong nagdiriwang dito. Kundi sitwasyon po na nakakatakot. Alam niyo po, salamat sa Panginoon dahil si Jose ay masunurin sa ating Panginoon na kung ano man ang sinasabi ng Diyos sa kanyang panaginip, ay hindi po siya nag-atubili na ito ay sundin, kundi sinusunod niya po ang utos ng ating Panginoon. At ang nakita po natin dito, sa binasa po nating kwento dito sa Mateo chapter 1 verse 18 hanggang chapter 2, ay nakita po natin dito na si Jesus Christ po ay hindi po payapa ang kanyang buhay o hindi ligtas nung siya po ay nagkatawang tao, dahil siya po ay dumaan sa pagiging sanggol. Hindi po niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili, dahil ang ating Panginoon nung pumarito sa mundong ito, hinubad niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang Diyos upang magbata ng hirap para po sa kasalanan ng tao na nais niyang iligtas. So mga kaibigan, mga kapatid, dapat po maunawaan natin ang diwa ng araw ng Pasko, na sa panahon na dumating ang ating Panginoon ay wala pong pagdiriwang, kundi isa pong panahon na bilang tao, si Jose at si Maria ay naroon ang pag-aalala na kailangan nilang iligtas ang kanilang anak
dahil ito po ay dumaan sa katawan ni Virgin Mary sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Ang Panginoon po ay isinilang bilang isa pong tao na may laman, may dugo. Bakit po ba kailangan pumarito ng ating Panginoon? Bakit kailangan may dugo, may laman? O maging kagaya ng isang normal na tao ang kanyang physical na katawan? Dahil nga po, meron pong layunin ang Diyos kung bakit siya pumunta sa mundong ito upang mag-alay ng kanyang buhay, upang iligtas po ang lahat ng tao mula po sa kasalanan. Kaya ako po ay nagdiriwang higit sa lahat, hindi lamang po sa bawat araw ng Pasko, kundi sa bawat araw po ay ipagdiwang po natin yung kasaysayan na ginawa ng ating Diyos na siya ay pumunta sa mundo nito, hindi para magsaya, hindi para magbidyoke, hindi para sumayaw, hindi para makipagbanding, hindi para pumunta sa mga masasayang lugar, kundi ang Panginoon ay pumarito upang magbata ng hirap. Lahat ng sakit ay kanyang naranasan, lahat ng pang-insulto mula po sa emosyon, physical, mental, emotional, ay naranasan po niya yung sakit dahil siya po ay nagkatawang tao na gaya po ng isang normal na tao. Kaya lahat po yun ay naranasan ng Panginoon hanggang doon po sa krus ng Kalbaryo. Naranasan niyang ipako siya sa krus, naroong hagupitin, pasanin ang krus. Lahat po ng hirap ay dinaanan ng Panginoon upang tayo pong lahat, ikaw kapatid, ako, at tayong lahat bilang mga anak ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay isinilang, kung bakit ang Panginoong Hesus ay pumarito upang tayo po ay iligtas mula sa kasalanan. Ano po? Kaya ang araw po ng Pasko ay hindi po lamang ito pagdiriwang dahil ito ay masayang araw, kundi ipagdiwang po natin na tayo po ay tinubos na ng Panginoon sa kasalanan. Huwag po natin ipagdiwang yung hirap na idinanas o naranasan ng ating Diyos, kundi ipagdiwang po natin na napagtagumpayan po ng ating Panginoong Hesus sa krus ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap. Siya po ay namatay, nag-alay ng buhay, at pagkatapos ng tatlong araw ay nabuhay na magbuli, at siya po ay bumalik na sa kalangitan, doon po sa tabi ng kanyang tatay sa langit, sa ating Diyos sa Ama, at ibinigay na sa kanya ng ating Diyos sa Ama ang lahat ng kapangyarihan. Kaya nga po, siya na po ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. So yan po ang tunay na diwa ng Pasko, na ang pagparito ng ating Panginoon hindi po para ipagbunyi o ipagdiwang ng buong sanlibutan ang kanyang pagdating, kundi upang iligtas ang lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kaya tayo po mga minamahal kong mga kaibigan, tayo po iniligtas na ng Panginoon, kaya ingatan po natin yung kaligtasan na ipinagkaloob ng ating Diyos. Kung tayo po ay nagkaroon na ng tamang relasyon sa Panginoon, tinanggap na natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos, Panginoon at tagapagligtas, ituloy na po natin ito. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Hindi po natin kailangan maging malamig o maaligamgam, kundi ipagpatuloy po natin yung init ng ating pananampalataya sa Diyos upang sa ganun, hindi po isusuka ng Diyos ang ating uri ng ating pananampalataya sa Kanya kasama ng ating mga buhay. Kailangan po kilalanin tayo ng Diyos bilang Kanyang mga anak, at hindi niya po tayo itatakwil, at tayo po ay Kanyang aanyayahan na makapasok po sa pintuan ng Kanyang kaharian. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang tunay na dahilan kung bakit po ang Panginoong Hesus ay pumarito sa mundo. Hindi po dahil para magsaya, kundi batahin ang lahat ng hirap, pasakit, hanggang sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa kamatayan, at hanggang siya sa nabuhay na maguli, at hanggang ngayon ay buhay at patuloy na gumagawa ng mga dakilang bagay, mga dakilang himala sa ating mga buhay. At huwag po tayong magatubili na lumapit sa Panginoon. Ano man po ang ating pangailangan ngayong Kapaskuhan, mga kaibigan, isang luhod lang po yan sa ating Diyos,
at patuloy niyo pong tutugunin ang ating mga dalangin dahil alam na alam po ng ating Panginoon kung ano po yung damdamin ng kawalan, kung ano po yung damdamin ng naaapi, kung ano po yung damdamin ng nahihirap, kung ano po yung damdamin ng sitwasyon na mahirap dahil nagkatawang tao po ang ating Panginoong Hesus. Kaya alam niyo po yan lahat, ang ating damdamin sa panahong ito. Huwag po tayong malulungkot dahil ang isang magandang balita, ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay upang tayo po ay maligtas sa kasalanan. At ngayon kung tayo naligtas na, magpatuloy po tayo sa pagiging mabuti ng mga anak ng Diyos. Lalo po tayong magpakabuti upang sa ganun, yung sindi po ng ating ilawa, ng ating pananampalataya ay manatili pong maliwanag upang sa ganon, anumang oras na dumating ang ating Panginoon ay madatnan niya po tayo na nagliliwanag ang ating pananalig sa Kanya at madatnan niya tayong handang-handa sa Kanyang muling pagdating. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, nais ko rin po kayong batiin ang isang maligayang Pasko at isang matagumpay na katubusan ng ating mga buhay mula sa kasalanan dahil po sa pag-alay ng ating Panginoong Hesus ng kanyang buhay. Ano po? Kaya maraming salamat sa ating Panginoon dahil ngayon po ay narito pa rin naman tayo. Patuloy po tayong nakakapagsalita, patuloy po tayong nakakagalaw, patuloy po tayong nakakagawa ng mga bagay na nais natin na gawin sa bawat araw. At patuloy po tayong manalangin sa ating Diyos, patuloy po tayong magbasa ng salita ng Panginoon upang sa ganun hindi po tayo maligaw ng kahit sinumang mga bulaang propeta dyan na ating makakasalubong dahil alam po natin ang katotohanan. Kaya manatili po tayo sa salita ng Diyos, patuloy po tayong tumayo sa ating pananalig sa Diyos, ang ating Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas at magdadala sa atin doon sa kanyang kaharian, doon sa kalangitan. Muli, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta dito po sa ating channel, ang Really Mix Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. In Jesus' name, Amen.